Athena's point of view. Ang hirap magmahal ng langit, lalo na kung mukha kang impyerno. Kagaya ko na lamang, minamahal ko ang isang langit na may minamahal na ring langit. Athena, nag-iilusyon ka na namang mamahalin ka ni Sir George, sabi ni Auntie Maya. Sarap ka nga dyan, masungit kong sabi bago siya irapan. Isa akong katulong dito sa pamilya Peralta. Unang araw ko rito'y nabighani agad ako sa nag-iisang anak na mag-asawang Peralta na si George Peralta. Ang gwapo kasi nito at ang bait pa. Ipinasok ako dito ni Auntie Maya dahil nga walang-wala na rin ako. Isa pa, wala na rin akong kasama sa buhay. Kaya't kinuha ako ni Auntie at isinama sa trabaho niya. Mabait ang pamilyang Peralta, maliban sa tatay ni Sir George. Masama kasi ang ugali nito. Ang namatay naman nitong asawa ay sobrang bait at kaklose ko. Si Sir George, masungit tignan pero mabait. Hoy, babaita, asikasuhin mo na yung kwarto ni Sir George, sabi ni Auntie. Asikasuhin mo ang kwarto ng lalaking hindi ka man lang mamahalin. Inirapan ko siya. Bitter ka, Auntie, hindi ka lang kasi kinrushback ni Sir Jerome eh. Pagtukoy ko sa daddy ni Sir George. Umamba ng hampa si Auntie kaya't mabilis akong nagtungo sa second floor. Dala ang mga panlinis ko. Dumiretso agad ako sa kwarto ni Sir George. Kwarto ng aking irog! Malanding sabi ko bago humiga sa kama nito. Pangarap ko talagang mahiga sa kama kaya kap siya. Palagi kong iniimagine na balang araw ay magkakaroon kami ng buong pamilya. Pero hanggang imagine na lang yon. Dahil ibang gusto niya makasama habang buhay. Ang sakit lang. Tinigil ko ng pag-iisip ng kung ano-ano at nagsimula na sa aking paglilinis. Ang sarap-sarap mong mahalin, pero sa lahula ka. Nakangiwing sabi ko nang marami akong makuhang kalat galing sa ilalim ng kama nito. Natigilan ako nang makita ang isang kondom. May kung ano yatang sumanib sa akin at pinilit yon. May katas yun kaya't hindi ko maiwasang mapangiwi. Sinasayang mong lahi mo, sabi ko bago magtungo sa CR. Ang plano ko lamang ay i-flash ko yun sa inidoro. Pero natagpuan ko na lamang ang sarili ko na tinuturo kang similyang nasa kondom sa aking pechay. Oo na, grabe ng pagiging ilusyonada ko. Kasi kahit naman akitin ko si Siri, hindi niya ako papatulan. At aanakan, kaya't ganitong way na lang naisip ko. Hindi man niya suklian ang pagmamahal ko, mabibigyan niya naman ako ng anak na hindi niya alam. Lumabas ako ng banyo pero natigilan ako nang bumungad sa akin si Sir George at yung girlfriend niya. Naghahalikan ng mga ito kaya't napatikim ako. What are you doing here? Inis na tanong ng girlfriend ni Sir na si Shane. Naglilinis. Sagot ko bago kuhanin yung mga panlinis ko. Mawalang galang na ho pero mamaya na kayo maglaplapan. Iniistorbo niyo ang paglilinis ko. Ayoko namang magsungit kaya lang naiinis talaga ako sa kanila. Broken hearted na nga ako eh, ganito pang ibubungad nila sa akin. Babe, look, she's being sarcastic to me. Boses tagang sabi ni Shane. Shane, naglilinis siya. Doon na lang muna tayo sa baba. Sabi ni Sir George bago ito akbayan. Huwag na natin siyang istorbohin. Babe, siyang istorbo! Inis na sabi ni Shane at napapout pa. Napairap naman ako. Mukha siyang patong kakatayin na. Hindi niya ikinagandang pagnguso niya. Ako kayang nauna rito. Hindi mapigilang sabi ko. Tumalikod ako sa kanila at doon umirap ng umirap. Baka kapag nakita nilang irap ko, bigla na lang akong palayasin dito. Look, babe! She's suplada! Maarteng sabi ni Shane. Isa pa talagang maarteng salita nito. Isasaksak ko sa lalamunan niya tong tangkay ng walis tambo. Lumabas na lang tayo, Shane. Naglilinis pa nga siya. Mahinahong sabi ni George sa jowa niya. Nang makalabas ang dalaway, napairap na lang muli ako bago magpatuloy sa paglilinis. What if lagyan ko ng sili ang mga punja ng panty ni Shane na nandito?
Tinanggal ko ang kadimonyohan sa isip ko at tinapos na lamang ang ginagawa ko. Nang matapos ako'y lumabas na ako ng kwarto ni Sir George at bumaba. Auntie, I'm done. Sabi ko bago itabi ang mga gamit kong panlinis. May iutos ka pa ba? O balak ipadispatcha? Dalhin mo yung tray na may pagkain at inumin sa pool area. Nando doon sila Sir George. Sabi ni Auntie, bilisan mo na't uutusan pa kitang maghain. Dami mong utos, Auntie. Nakasimangot na sabi ko sa kanya. Dinampot ko yung tray bago ako magtungo sa pool area. Nadatnan ko dun si Sir George at Shane. Nando doon din ang kaibigan ni Sir George na si Congressman Arkin. Si Sir George pala ay tatakbong mayor dito sa lugar nila. Tatakbo kasing governor si daddy niya. Nandito na pala si Suplada eh, sabi ni Congressman Arkin. Medyo kumpare ko ito. Madalas ako nitong asarin pero tinatarayan ko lang siya. Hampasin kaya kita ng tray dyan, gusto mo? Banta ko sa kanya bago ibaba ang tray sa lamesa. Tinanggal ko ang mga nakapatong doon. Don't you have manners? Saad ni Shane. He's your boss's friend. Dapat you respect him. Mama mo, manners. Pagsusungit ko bago siya irapan. Natawa naman si Congressman Arkin habang napapailing pa. Ibang klase ka talaga. Natatawang sabi ni Congressman Arkin. Kapag sinisanti ka rito, akin ka na lang ah. Siguradong magiging ka-vibes kita eh. Sino namang may sabing masisisante siya? Sabat ni Sir George kaya't napatingin kami sa kanya. Seryoso lamang ang mukha nito. Kung hindi niya hinahaplos ang hita ni Shane, iisipin ko nang nagseselo siya. Huwag ka mag-alala, Congressman. Ikaw talagang tatakbuhan ko kapag naisip ko nang mag-resign. Tugon ko. O sige na, babush. Dami pang utos ni Auntie. Daig pa amo. Wait, ikuha mo muna ako ng yelo. Sabi ni Shane. I want cold water. Mama mo, cold water. Tugon ko bago sila layasan. Ewan ko ba? Kahit ilang beses ko nang tarantaduhin si Shane, hindi pa rin ako natatanggal sa trabaho. Siguro, sanay na talaga sila sa akin. Mabait naman ako eh. Sadyang minsan nga lang hindi ko napipigilan ng inis ko. Lalo na kapag nakikita ko yung mahal na mahal ko na may mahal ng iba. Ays, sana dumating ang araw na mahalin niya rin ako. Pero wag naman sanang 300 years old na ako. Tuyot na ako nun talaga. George's point of view. You're not serious about what you said, right? Sa lubong ang kilay, natanong ko kay Arkin. Naiinis ako dahil sa sinabi niya kanina. I don't know if he's joking or not. Ang dami-daming pwedeng alukin ng trabaho. Bakit pang nagtatrabaho sa amin? Babe, it's not a big deal naman kung kuhanin niya si Athena. Sabi ni Shane. I don't like her. Ang bastos niya at ang yabang. Feeling ko nga rin type ka niya eh. Shane, it's her personality. Sabi ko bago haplusin ang mukha niya. Ikaw lang ang mahal ko, okay? Stop thinking something else. Sus, feeling ko nga may gusto ka rin sa babaeng katulong na yun eh. Sabi ni Shane. Palagi mong kinakampihan yun kumpara sa akin. Shane, diyan ka na nga. Tumayo itong padabog na umalis. Napahinga na lamang ako ng malalim at tinanaw tong pumasok sa loob ng bahay. Napailing-iling na lang ako bago uminom ng juice. Hindi ko na talaga matake ang ugali ng girlfriend mo. Sabi ni Arkin. Huwag ka magagalit ha. Pero nakakape ko na siya. Palagi na lang may sumpong. Gusto palaging sa kanyang umiikot ang mundo mo. Pikon na pikon kapag may ibang babaeng magtatanong sa'yo. Pero siya may payakap-yakap pa sa ibang lalaki. At saka mabait lang yan sa'yo kapag may pera ka. Arkin, stop saying those words. May nagbabantang sabi ko sa kanya. I love Shane, okay? She's not like that. Mahal lang ako ni Shane kaya ganun siya. Uy, bakit naiinis ka kapag inaasar ko si Athena? Hmm? Nakangising tanong nito kaya't natahimik ako. Ano? Magiging two-timer ka rin? Susunod ka ba sa yapak ng tatay mo? Hell no! Inis kong sagot. Hinding-hindi ako magiging babaerong kagaya niya. O edi ayos lang sa'yo kung pormahan ko si Athena. Dapat ay may isasagot ako pero walang lumalabas na salita galing sa bibig ko.
You see? Confused ka, pre. Shut up! Masungit kong sabi. Napatawa naman to't napailing-iling. Hindi ko rin alam kung ano bang nangyayari sa akin. Mahal ko si Shane, pero naiinis ako kapag malapit si Athena kay Arkin. At naiinis ako kapag naiisip kong aalis to sa poder namin. Kahit masyadong straightforward si Athena, hindi ko magawang magalit sa kanya. Hindi ko siya magawang sitahin. Sa totoo nga, natatawa pa ako. Lalo na kapag binabaran niya si Shane. Alam mo, linawin mo na agad ang nararamdaman mo bago pa mahuli ang lahat. Sabi ni Arkin, ikaw rin, baka sa huli, maghabol ka. Shut up, Arkin. Sita ko sa kanya. Nandito tayo para pag-usapan ng pagtakbo ko. Okay? Let's just proceed to our topic. Tumawa muna ito bago umayos. Sigurado ka na ba sa pagtakbo mo, George? Mahirap ang tumakbo nang napipilitan ka lang at hindi bukal sa loob mo. Tumango naman ako. I'm 100% sure, okay? Nakangiting sabi ko. Nung una, aminado akong ayaw ko dahil si Dad lang ang may gusto. Pero nang masaksihan ko ang nangyayari sa kababayan natin, gusto ko nang tumulong. Pero gusto ko, kapag tatakbo ako, walang tulong ng kahit sinong mataas na opisyal. Ayoko rin gamitin ang pangalan ng pamilya ko. Gusto kong iboto ako ng tao dahil gusto lang nila. Ayokong tumakbo dahil lang napilitan sila. Buti na lang talaga, kay tita ka nagmana. Natatawang sabi nito. Buti na lang talaga't itsura lang ni titong nakuha mo. Kung pati ugali niya nakuha mo. Wala kang kaibigan na kasing gwapo ko. Nonsense. Walang ganang sabi ko bago siya irapan. Ngumisi lang to bago ako dambahin. Natumba kaming dalawa sa upuan at diretsyong nahulog sa swimming pool. Sira ka! Mahina ako siyang sinuntok sa braso. Aalis kami ni Shane eh. Magagalit yun kapag nakitang ganito itsura ko. Ngumisi lang ito bago pumasan sa akin. Nagsiselos na ako. Akong una mong nakilala pero si Shane palagi ang bukang bibig mo. Di mo na ba ako mahal? Arkin, ano ba? Sita ko sa kanya. Pilit kong tinanggal ang pagkakakapit nito sa akin. Pero lalo niya lamang akong hinigpitan. Arkin, please let me go. Mahinahong sabi ko. Aalis na kami ni Shane. Natawa ito bago lumayo sa akin. Napahinga ako ng malalim bago umahon. Umahon din naman agad to. Nakasimangot kong hinubad ang suot kong polo. Kaliligot kapapalit ko pa lang. Magpapalit na naman tuloy ako. Nasa ganun kaming senaryo nang dumating si Athena. Napatigil to sa paglalakad at nagpabalik-balik ang tingin sa amin ni Arkin. Ano? Natatakam ka na ba? Tanong ni Arkin dito at nagpalipbite pa. Oo. Sagot ni Athena habang nakatingin sa katawan ko. Hindi ko naman maiwasang mapangiti at pasimple pang iminudelo ang katawan ko. Hinarangan ko si Arkin dahil papansin to. Pre, doon ka magyabang sa girlfriend mo, okay? Sabi ni Arkin bago ko mahinang itinulak. Takam na sa akin tong si Athena eh. Huwag ka nang panira. Che, sino bang may sabing nakakatakam kayo at tinitingnan ko kayo, ha? Singhal ni Athena at mabilis na tumalikod. Ano bang pakialam ko sa inyong dalawa? Hindi ko kayo tinitignan. Hindi ko nga nakita ang abs nyo pareho na walong bilang eh. Hindi ko rin napansin ang malalaki nyong biceps. Lalo na yung biceps ni Sir George. At saka hindi nga tumulo yung laway ko eh. Diyan na nga kayo. Mga asyumero kayo. Nagmamadali tong pumasok muli sa loob ng bahay. Pigil ang tawang sinundan ko lamang to ng tingin. Talagang hindi pa siya tumingin ha? Sarcastic kong sabi ni Arkin. Ibang klase talagang babae si Athena. Siya lang yatang nakakagawa niyan eh. Hindi ko maiwasang matawa. Totoo naman, sa lahat ng babaeng nakilala ko, si Athena lang yata ang kakaiba. Sa kanya lang ako namangha dahil sa ugali niya. At sa kanya ko lang nailalabas ang totoong emosyon ko. Tumatawa ka na. Delikado na yan. Hinampas ni Arkin ang tiyan ko kahit sinamaan ko siya ng tingin. Panira masyado ng moment. Athena's point of view. Tulala lang ako dito sa gilid habang iniisip ang kalokohan kung nagkatotoo. Punyeta, buntis ako. Nabuntis ako dahil sa ginawa kong kalokohan. Nabuntis ako dahil tinuro ko yung sperm ni Sir George sa pem-pem ko.
Akala ko 0% ang mangyayaring result pero naging 100% pa. Hindi ko ma-imagine na nangyari to. Nauna pa ako mabuntis kesa maisahan. Yawa naman oh. Hoy, babaita. Anong problema mo? Tanong ni Auntie Maya. Auntie, aalis na ho ako rito. Sagot ko. May nagawa kasi akong kalokohan eh. Baka ipapatay ako ni Sir Jerome. Bakit? Ano bang ginawa mo? Tanong ni Auntie. Nagnakaw ka ba? Nanilip? O ginapang mo si Sir George? Basta Auntie. Tugon ko. Hingin mo na yung lasahod ko kay Sir Jerome ngayon. Mag-iimpake na ako. Hindi ko pinagsalita si Auntie at agad na akong nagtungo sa kwarto ko. Kinuha ko ang maleta ko at walang ganang nag-impake. Kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan ng lahat, sana pala hindi ko na ginawang bagay na yon. Masaya ako na may anak kami ni Sir George. Kahit aksidente lang at hindi niya alam. Pero nagigilty ako sa nangyari. Magiging bastard ang anak ko. Tapos si halatang hindi pa matatanggap ng pamilya ng daddy niya. Ang gusto kasi ng ama ni Sir George na mapangasawa ng kanyang anak ay si Shane. Ano ba namang labang ko dun kay Shane? Ganda lang ang meron ako. Si Shane, mayaman at medyo maganda. Sexy na rin. At saka natatakot din ako. What if malaman ni Sir Jerome na may anak sa akin ang anak niya? E di natodas pa kami nitong dinadala kong bata. Pagkatapos kong mag-impake ay lumabas na ako dalang maleta ko. Sinalubong naman agad ako ni Auntie at ang iba naming kasama. Sayang hindi ako nakapagpaalam kay Sir George. Busy kasi ito sa pangangampanya. Oh, you're leaving? Dumating ang impokritang si Shane. Buti naman at nagkusa ka na. Kapag kasi naging mag-asawa na kami ni George, ako na mismo magpapaalis sa'yo rito. Walang may pake sa kagaya mong pangit. Tugon ko bago siya irapan. Aalis na naman ako kaya't sasagarin ko ng kasamaan na ugali ko at panggigigil ko sa kanya. Athena, kung may problema ka magsabi ka lang. Sabi ni Auntie May bago iabot sa akin ang isang envelope na puti. Ito na lahat ang sahod mo. Dinagdagan ni Sir Jerome yan. Thank you kamo ah. Sagot ko at ngumiti. Sige na, aalis na ako at baka pigilan pa ako ni Sir George kapag naabutan ako noon. Bakit ka naman pipigilan ng boyfriend ko? Hmm? Mataray na tanong ni Shane. Wala kang pake, sabat ka na sabat eh. Sagot ko bago siya irapan. O sige na, babush na. Babush na rin sa'yo, Shane. Napangit, naamoy ang het. Inirapan ko muli si Shane bago ko tuluyang lumabas ng bahay. Kailangan kong lumayo. Yung malayong malayo. Yung tipong makakarating ako sa Mars. Bago tuluyang sumakay ng tricycle na pinara ko ay nilingon ko munang muli ang bahay nila Sir George. Gagawin ko nalang ala-ala ang mga kalandi ang naiisip ko tungkol kay Sir George. Sa ngayon, uuwi na muna ako sa Nueva Ecija. May bahay dun si Auntie May. Dun muna ako mamamalagi. Maghahanap din ako ng work doon dahil kailangan ko nang mag-ipon para sa anak kong to. Nagpahatid ako sa terminal ng bus. Mamaya para alas dos ang biyahe ng bus papuntang Nueva Ecija. Kaya tumambay muna ako sa convenience store para malamig-lamigan. Atinang maldita! Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Arkin. Lumingaling ako sa paligid at nang makita kong wala si Sir George, ay nakahinga ako ng maluwag. Huwag kang maingay! Hinila ko siyang paupo. Anong ginagawa mo ritong pangit ka ha? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik na tanong nito. Dumako ang tingin nito sa maletang nasa tabi ko. Teka, maglalayas ka? Tanga, hindi ako maglalayas. Umalis lang ako sa trabaho. Sagot ko't inirapan siya. May problema lang kasi. Nagpaalam ka ba kay George? Umiling lang ako sa tanong nito. Magpaalam ka, kasama ko siya ngayon eh. Malapit lang kami rito. Wag na, wala rin namang mangyayari eh. Mahinang sabi ko. Utangin mo nga akong pera, babayaran ko rin. At saka, wag mo na sanang banggitin kay Sir George yan tungkol dito. Basta, wag mong banggitin kahit na kanino na nakita mo ko rito. Si Sir George ba ang dahilan kung bakit ka aalis? Tanong nito. Umiling ako. Basta! Huwag kang chismoso at baka sigmuraan pa kita. Natawa naman to bago umakbay sa akin. San bang punta mo niyan? Sabihin mo sa akin para madalaw kita. Sa Nueva Ecija,
Sagot ko. Nyeta ka, kapag pinagkalat mo talaga, tanggal ulo mo sa akin. Oo na, hindi na. Kinuha nito ang wallet niya at binigay sa akin lahat ng cash ng nando doon. Ayan na, hindi na utang yan. Kumbaga, friends naman tayo kaya bigay ko na yun sa'yo. Kinuha ko yun na tinago. Sino bang may sabing kaibigan kita? Pagsusungit ko sa kanya. Pinaplastik lang kaya kita. Tumawa lang ito bago kurutin ang pisngi ko. Ipinagpatuloy kong pagkain ko. Eto namang si Arkin ang tumayo. Ilang sandali lang ay bumalik to dalang isang eco bag na maraming iba't ibang klaseng pagkain. Oh, baon mo. Sabi nito. Baka magutom ka, tapos mag-guilty pa ako. May lahi ka pa namang mangkukulam. Salamat, plastic friend. Nakangiting sabi ko. Nagpaalam sa akin si Arkin dahil baka raw sundan siya ni George. Taimtim naman akong naghihintay sa loob ng convenience store hanggang sa sumapit ang alas dos. Nagtungo ako sa bus station, bitbit ang mga gamit ko at ang pinamilin Arkin para sa akin. Nang makasakay ako sa bus, ay tumingin ako sa bintana. Nakita ko si George at Arkin doon na nagpapamigay ng mga picture. Dumako ang tingin ni George sa akin kaya't mabilis kong sinira ang kurtina at lumikha lang ng maliit na espasyo para makita ko siya. Wala na. Huling sulyap ko na sa masarap niyang mukha. Natawa na lamang ako bago mapahawak sa tiyan ko kung saan naglalaman ng isang sanggol. Baby, pasensya ka na. Sira ulo kasi ng nanay mo eh. Mahinang sabi ko habang nakatingin pa rin kay George na may malaking ngiti sa mukha. George, point of view. Busy ako sa pangangampanya dahil malapit ng eleksyon. Kasama ko si Arkin. Ayokong ang pasamahin kaso napakakulit. Kaya no choice na ako. Nay, George Peralta po for mayor. Sabi ni Arkin bago abutan ng poster ang isang matandang babae. Tapat po yung maglingkod sa inyo at tagahilot din niya ng likod. Sinamaan ko ng tingin si Arkin. Naka face mask at sombrero to para hindi siya makilala ng mga tao. Hindi ho ako namimilit na iboto niyo ako. Iboto niyo lang ho kung sinong gusto ng puso niyo. Nakangiting sabi ko bago nakipagkamay dito. Hindi ko kasama si Shane dahil sa ayaw niya. Mainit daw kasi at mapapagod lang siya. Ayos lang naman yun sa akin kesa naman magreklamo siya na magreklamo. Nag-ikot-ikot pa kami nila Arkin hanggang sa makaramdam kami ng pagod. Nagpahinga kami saglit sa isang malilim na lugar. Umupo ako sa likod ng pickup na dala namin at uminom ng tubig. Pre, bili lang ako sa convenience store ah. Paalam ni Arkin bago tanggalin ang sombrero at face mask niya. Umalis na ito bago pa man ako makapagsalita. Hindi ko naman ito pinansin at nag-cellphone na lang. Nakita kong tumatawag si Shane, agad ko namang sinagot. Babe, I'm so happy right now. Masayang bungad ni Shane sa akin. Why? Tanong ko. Wala na kasi yung babaeng kinaiinisan ko. Sagot niya. Babe, that ugly maid is gone. Umalis na si Athena sa bahay niyo. Hindi niyo na siya maid. What? Napatayo ako kasabay ng pagsalubong ng kilay ko. Where is she going? May problema ba? Ba't siya umalis? Did my father fired her? You sounds like you're so worried. Inis na sabi ni Shane. Why? May gusto ka ba sa impokritang yun? Are you cheating on me, George? No. Mahinang sagot ko bago mapaupo ulit. I'm just surprised, okay? Hindi ko ina-expect na aalis siya sa bahay namin. Eh mabuti nga yun eh. Nakakairita kaya siya. Inis na sabi ni Shane. Anyways, pupuntahan kita ngayon dahil good mood ako. Kakausapin ko lang si Tito about something tapos. Susunod na ako dyan, okay? Okay. Mahinang sabi ko. Take care. Namatay ang tawag kaya agad kong itinago ang cellphone ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko at napatulala na lang. She's gone. Ba't kaya siya umalis? Wala man lang paalam sa akin. Amo niya rin naman ako ah. Dapat. Hinintay man lang niya ako bago siya umalis. Nagsawa na ba siya sa trabaho niya kaya umalis siya? O baka nagkaroon ng problema? Sinaktan kaya siya ni Dad o ni Shane? Hindi ko alam pero ang daming tumatakbo sa isip ko ng mga tanong. Masigla pa si Athena nitong mga nakarang araw. Hindi ko naman akalain na bigla na lang siyang aalis. Uy! Hindi ko napansin na dumating na si Arkin. May dala itong mga merienda.
Why? Walang ganang tanong ko. Hindi muna ako nito sinagot. Pinakain niya muna ang mga kasama naming nangangampa niya. Ba't tulala ka? Sabi nito bago ako tabihan. May problema ba? Inaway ka na naman ba ni Tiyanak? Athena is gone. Sagot ko. Umalis siya kanina, sabi ni Shane. Umalis na siya sa bahay. Napaubo naman to. Inagaw nito ang hawak kong tubig at ininom yon. Si Athena? Tumango ako. Baka naman may problema yung tao. Hayaan mo na lang si Athena. Baka para din yun sa ikasasaya niya. Huwag ka malungkot at baka magselos si Shane yan. At mahalatang may gusto ka kay Athena. Wala nga akong gusto kay Athena. Mahinang sabi ko bago umiwas ng tingin. Sus, pwedeng magsinungaling ang bibig pero hindi ang mga mata mo. Nakangising sabi nito bago ko sikuhin sa dibdib. Nilayasan ka na nga, denial ka pa rin. Hindi naman ako sumagot at nanatiling tikom lamang ang mga bibig. Gusto ko nga ba talaga si Athena? Si Athena na nga ba talagang nilalaman ng puso ko at hindi na si Shane? Sa sobrang inis ko, dinibdiban ko si Arkin na napaubo na lang. Kasalanan ni Arkin to eh. Masyadong ginugulong utak ko. Athena's point of view. Hindi naging madali ang naging buhay ko magmula nang umalis ako sa bahay ng mga Peralta. Nahirapan ako sa sitwasyon ko dahil nga madalas ay mag-isa lang ako at pahirapan din sa trabaho. Mabuti na lamang at dumadalaw-dalaw sa akin si Arkin. Ang dami ko ng utang na loob sa pangit na yon. Siya kasing tumulong sa akin at naging katuwang ko hanggang sa maisilang ko ang anak namin ni George. Alam na ni Arkin ang totoo. Siya lang napagsabihan ko. Hindi naman to makapaniwala sa ginawa ko at tawa ng tawa. Munti ko na nga siyang masaksak eh. Nanay, pwede ko bang murahin si Kara? Inaaway niya ako eh. Napalingon ako sa 5 taong gulang na batang babae na kapapasok lang ng bahay. Suot nito ang isang malaking t-shirt. Kulay puti pero naging kulay tsokolate na. Ang mistisang kulay nito ay nahaluan na rin ng pagiging tsokolate dahil sa dumi. Maangas itong nakatayo pero parang naiiyak na. Nanay, nikakausap po kita. Hindi pwede, bad ang magmura. Sagot ko sa kanya. Kuyo mang kamaong tumingin to sa labas ng bahay namin. Hindi ka namin bibigyan ng ulam, Kara. Hiyaw nito. Hindi na rin kita lalaruin. Pangit ka. Pagkatapos siyang sabihin yun ay padabog niyang isinarado ang pinto. Nakasimangot itong naglakad palapit sa akin. Ano na naman bang pinag-awayan niyo ni Kara? Tanong ko sa kanya. At saka, ano bang itsura yan, Ariana Georgina Suarez Peralta? Ang plano kay Ariana Suarez lang ang pangalan ng anak ko. Kaso, ang epal na Arkin yon. Paggising ko may Georgina ng anak ko. At Peralta pang pinaregister na apelido. No choice na tuloy ako. Epal kasi si Kare. Pinagkakalat na wala akong totoong tatay. Sagot nito. Siya nga pangit yung tatay eh. Hindi ko naman pinagkakalat. Huwag mo nang pansinin si Kara. Maligo ka na doon at kakain na. Sabi ko sa kanya. Sige na, huwag ka nang sumimangot, mistisang suplada. Mabilis naman tong nagtungo sa banyo. Kung mapapadpad sa lugar namin tong si George, malalaman na talaga ng lahat kung sino ang tatay ni Ariana. Papano ba naman eh? Parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Aksidente man ang pagkakabuo ni Ariana. Nakuha niya naman lahat sa ama niya. Ang kinikilala ngayong tatay ni Ariana ay si Arkin. Alam naman ni Ariana na ninong niya lang ito pero papa ang tawag niya sa lalaki. What's up, maldita? Speaking of the devil, si Arkin nandito. O asan si suplada, ha? Ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Kadadalaw mo lang nung 1 linggo, ha? Andito ka na naman? Bumisita ako rito dahil kaibigan namin ni George yung mayor nyo. Nakangiting sabi nito. O nga pala, andito si George, ha? Tumakas lang ako para sabihin sa'yo. Nanlaki naman ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Sira ulo ka talaga! Hinampas ko siya. Umalis ka na at baka sinundan ka noon. Sasakalin talaga kitang lalaki kapag natuntun niya kami.
Tumawa ito bago ilapag ang dala niyang eco bag. Okay, babush na, malditang pangit. Parang babaeng kumaway ito sa akin bago mabilis na umalis. Napahinga naman ako ng malalim bago tingnan ang dala ni Arkin. Puro pagkain at karamihan ay para kay Ariana. Nay, tapos na akong maligo po. Sabi ni Ariana na kalalabas lang ng banyo. Nakabalo ito sa tuwalya. Ayan, mukha na ulit siyang anak ng Amerikano. Nilapitan ko ito at binuhat, tsaka dinala sa kwarto para bihisan. Dumaan saglit si ninong mo. Sabi ko habang dinadamitan siya. Nagdala siya ng mga pagkain mo. Pera, wala? Tanong nito kaya't mahina ako siyang nakurot. Sigurista itong anak ko eh. Nagmumukha na rin pera dahil sa akin. Binigyan ka na ng pagkain, gusto mo pa ng pera? Sabi ko sa kanya. Siyempre, para may pambayad tayong kuryente. Nakangusong sabi nito. At saka bibili akong spaghetti sa karinderya. Iinggitin ko si Kara. Napailing-iling na lang ako. Suplado talaga itong batang to. Pagkatapos ko siyang bihisan, nagtungo agad kami sa kusina para kumain. Maganang kumakain si Suplada kaya't napangiti na lang ako. Kanin is life, kahit hindi siya tumataba. Nanay, hindi ako matutulog ngayon, sabi ni Ariana. Hindi, matutulog ka. Mautoridad kong sabi. Hindi ka lalabas ngayong araw, okay? Dito ka lang sa bahay. Ayokong palabasin siya at baka magkita sila ni George. Hindi ko naman alam kung anong ipapaliwanag ko sa kanya kung sakasakali. Hindi naman to sumagot at timuso na lang. Pagkatapos kumain, ay tumulong to sa pagliligpit at paghuhugas, kaya't mabilis kaming natapos. Mama, sa sala tayo matutulog po ah, sabi ni Ariana. Mas malamig dito eh. Tumango lang ako bago kumuha ng sapin sa kwarto. Inilatag ko yun sa sala. Binuksan ko muna yung electric fan bago hilahin pahiga ang anak ko. Bukas may pasok si nanay sa burgera na, sabi ko kay Ariana. Tapos ako po may pasok sa school, sagot nito at yumakap sa leeg ko. Kinder itong si Ariana. Ang school niya ay malapit lang sa workplace ko, kaya't hindi hassle kapag susunduin ko siya. Ariana, maging mabait ka sa mga kaklase mo ha? Kapag nabalitaan kong may sinaksa ka na naman ng lapis, huwag ka nalang mag-aral, okay ba? Sabi ko sa kanya. Dapat mabait muna sila sa akin bago ako maging mabait sa kanila. Nakangusong sabi nito. Palagi ka talagang may sagot kahit kailan. Pinanggigilan kong pisngi nito. Tulog na at nang lumaki-laki ka na. Bumungis-ngis lamang to bago pumikit. Pumikit din naman ako habang tinatapik-tapik ang hita ni Ariana. Ilang sandali lang ay naramdaman kong tulog na si Suplada. Kaya't nagpadala na rin ako sa antok. Hindi ko alam kung gaano akong katagal nakatulog. Nang magising ako'y wala si Ariana sa tabi ko. At manika na ang yakap ko. Lintig na batang yun. Tinakasan na naman ako. Nakasimangot kong sabi bago bumangon. Siguradong tulog-tulugan lang yun kanina. Lumabas ako ng bahay at hindi ko nakita sa daan si Ariana kung saan ay madalas siyang naglalaro. Kara, si Ariana, tanong ko sa best friend niya na madalas niyang kaaway. Nagkibit-balikat lamang ito. Napakamot na lamang ako sa ulo ko at sinimulang hanapin si Ariana. Nakarating na rin ako sa bayan dahil baka nasa plaza ang batang Suplada. Napatigil ako sa paglalakad nang matanaw ko sa loob ng munisipyo si Ariana na nakahawak kay Arkin. Kumakain si Ariana ng ice cream at mukhang tuwang-tuwa pa. Akmang lalapit ako doon pero natigilan ako nang makita si George. Nakatingin to kay Ariana at titig na titig talaga siya. Napalunok naman ako bago nagtago sa isang gilid. Sinubukan kong agawin ng pansin ni Arkin at nagawa ko naman yun. Nagulat na lang ako nung biglang sumulpot si Suplada eh. Mahinang sabi nito. Athena, nagkita na sila ni George. Gulat na gulat nga si George nang makita ang anak mo eh. Sinamaan ko ng tingin si Ariana. Ang tigas-tigas na ulo mo. Hindi ba't sinabi kong huwag kang lalabas? Gusto kong makikain eh.
Nakangusong sabi nito. In-invite rin ako ng apo ni Mayor na classmate ko, kaya hindi na ako tumanggi. Inis na lang akong napakamot sa ulo ko. Hindi ko naman magawang paluin tong si Ariana. Hindi ko rin mapagalitan kasi kukulo lang ang dugo ko. Ariana, lumayas ka na lang kung hindi ka marunong makinig. Seryosong sabi ko sa kanya. Diyan ka na lang sumama sa ninong mong pangit. Kayong mag-ina itong nag-aaway eh. Ba't dinadamay niyo na naman ako? Sabat ni Arkin na nakasimangot. Arkin, what are you doing there? Parehas kaming natigilan ni Arkin nang sumulpot si George. Pigil hininga ako habang kasalubong ng tingin ng lalaking matagal ko nang minamahal. Mas lalo itong gumwapo at mas lalong lumaki ang katawan nito. Putik, nangakit ba to? Athena, bigkas nito sa pangalan ko. Dito ka pala naglalagi. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin noon. Eh, nagmamadali kasi ako eh. Utal kong sabi bago hilahin si Ariana. Oo, sige na, aalis ako. Your daughter look like me. Napatigil ako sa balak kong paghakbang dahil sa sinambit nito. We exactly look like each other. Napalunok ako bago mapatingin kay Arkin. Halata rin ang kaba sa mukha nito dahil pinagpapawisan siya. Para nga kaming mag-ama? Dagdag pa nito. Inaaway mo ba si nanay ko? Maangas na tanong ni Ariana kay George. Nanlaki ang mga mata ko nang sipaing bigla ni Ariana ang itlog ni George. Napasapo naman si George sa alaga nito habang namimilipit sa sakit. Ariana! Gulat kong sabi sa anak ko. Hindi ito sumagot at basta na lang akong hinila paalis doon. Bago tuluyang makalayo, tinignan ko si Arkin at ipinahiwatig dito na siya na muna ang bahala sa lahat. Nang medyo makalayo na kami, tumigil ako sa pagtakbo dahil hinihingal ako. Pinaharap ko sa akin si Ariana na madungis dahil sa ice cream. Hindi pa tayo tapos ha? Seryosong sabi ko sa kanya. Nanay, ikaw naman ang nagsabi na huwag tatanggihan ng friend. Pwera na lang kung masama. Sabi nito. Hindi naman masama na tinanggap ko yung invitation niya na pumunta ako sa birthday ni Lolo Mayor eh. Pero hindi ka nagpaalam. Inis kong sabi. At saka hindi ba sinabi kong huwag na huwag kang lalabas? Bakit bang tigas ng ulo mo ha? Eh kasi kapag malambot ang ulo ko, mamamatay agad po ako. Sagot nito. Napapikit na lang ako sa inis. Kung ibang bata lang to, itatapon ko talaga to sa patubig dahil sa sobrang inis eh. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Gigil kong sabi. Bahala ka na sa buhay mo ah. Gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi ka naman nakikinig sa akin, kaya't maghanap ka ng bago mong mama. Hindi mo na ba ako love? Naiiyak na tanong nito. Napatigil naman ako nang makitang nangingilid ang luha nito. Namumula rin ang ilong at magkabilang pisngi nito. Napahinga ako ng malalim bago siya buhatin. Pinunasan ko mga luha niyang patulupa lamang. Wala na, bati na kami agad. Kapag talaga tutulo na ang luha niya, hindi ko na siya matiis. Anak, makinig ka rin naman sa akin. Mahinahong sabi ko. Hindi po pwedeng palaging si nanay ang makikinig sa'yo. Sorry na po. Nakangusong sabi nito. Gusto ko lang namang makikain kila Lolo Mayor eh. Masarap kaya yung pagkain sa kanila. Itinangu ko na lamang ang ulo ko. Oo na. Basta't huwag mo nang uulitin ha. Huwag mo nang uulitin na umalis nang walang paalam. At kapag sinabi ni nanay, makinig ka lang. Opo. Nakangusong sagot niya. Naglakad akong pauwi buhat ang anak kong madungis. Natigilan ako nang makapasok sa bahay dahil nandun si George at Arkin. Prenteng nakaupo ang dalawa at tila naghihintay sa aming dalawa ni Ariana. Bakit ka nandito? Maangas na tanong ni Ariana sa ama. Bumaba pa talaga to sa pagkakakarga ko at maangas na tumayo sa harapan ni George. Anak, kita mo yung inaangasan mo? Tatay mo yan eh. Sa isip-isip ko. Ariana, umalma ka.
sabi ni Arkin bago ito hilahin. Iniaaway niya si nanay eh, sagot ni Ariana kay Arkin. Athena, let's talk. Seryosong sabi ni George. Lalabas muna kami ah, sabi ni Arkin bago mabilis na lumabas. Tangay-tangay ang anak ko. Lintik, iniwan ako rito. Tatamaan talaga sa akin tong buwisit na Arkin na tumamaya. Athena, anak ba natin yung bata? Diretsyong tanong ni George. She exactly looked like me, Athena. May nangyari ba sa atin ang hindi ko alam? Kaya ba umalis ka dahil nabuntis kita? Hindi porket kamukha mo anak mo na at ikaw na ang ama, sabi ko bago umiwas ng tingin. Imposible namang may nangyari sa atin noon kasi may girlfriend kang impokrita. Isa pa, hindi mo naman ako type. Kaya kahit lasingin kita, malabo namang gapangin mo ko. Lasing man o hindi, gagapangin talaga kita. Napaubo ko dahil sa direktang sambit nito. Wala man lang kapreno-preno. Basta, hindi mo anak si Ariana. Kunwaring masungit na sabi ko. Iba ang tatay niya. Iharap mo sa akin kung sino akong ganun. Seryosong sabi nito kaya't napatingin ako sa kanya. Si Arkin ba? Hindi kaya. Mabilis kong sabi. Teka nga, ano bang pakialam mo kung sinong ama ng anak ko ha? May asawa ka na, kaya wala ka ng pakialam kung kanino ako bumukha ka. Paano naman ako magkakaroon ng asawa kung hindi ka pa umuoo sa akin? Kaswal na sabi nito. Lintik na lalaking to. Hindi mo alam kung nangongompronta o nagpapakilig eh. Paano ko iiwasan to kung ganito kalamde? Umalis ka na nga lang. Singhal ko sa kanya. Aalamin kong totoo, Athena. Seryosong sabi nito bago tumayo. Alam kong anak ko ang anak mo. Hindi ko alam kung papaano siyang nabuo pero masaya akong may anak tayo. Kung sakasakali. Kapag nalaman kong anak ko ang anak mo, babawiin ko kayong dalawa. Mabilis tong lumapit sa akin. Humalik to sa pisngi ko bago mabilis na lumabas. Bakit naman sa pisngi lang? Nakasimangot kong reklamo. Maya-maya lang ay pumasok ng bahay si Ariana na may hawak ng 1,000. Oh, nasan ang ninong mo't nang mabugbog ko? Tanong ko sa anak ko. Nikaladkad ng lalaking nagbigay sa akin itong pera, sagot ni Ariana. Sabi pala ni Papa Arkin, kapag may nangyaring masama sa kanya, alam mo na raw kung sino may gawa. Subukan lang ng ninong mo magpakita sa akin at may mangyayari talaga sa kanyang masama. Gigil na sabi ko. Pipilipitin ko talagang liig ng lintik na Arkin na yon. George's point of view. Masama ang tingin ko sa lalaking nasa harapan ko. Hindi naman to makatingin sa akin at pasipul-sipul lang. Hindi ka pa rin ba magsasalita? Inis kong tanong sa kanya. Arkin, ilang oras lang lalabas ng DNA test na ipinagawa ko. You still have time to talk. Hindi ito sumagot at patuloy lang sa pagsipol. Kaya't napikon na ako lalo. Just keep doing that, Arkin. I swear, I will rip your neck later. Gigil kong sabi. Pre, kahit na anong sabihin mo, hindi ako magsasalita. Mas takot ako kay Athena kaysa sayo. Sabi lang nito. Nandito kaming dalawa sa klinik ng isa sa mga kaibigan namin. Kahit walang permiso ni Athena, gumawa ako ng DNA test para sa anak niya. Malakas kasi ang kutob ko na ako ang tatay ng batang babae na yun. 2 oras pa akong naghintay bago lumabas ang doktor dala ang 1 papel. Nanginginig ang buong kalamnan ko dahil sa kaba. Huminga pa ako ng malalim para ikalma ang sarili ko. Dok, sabihin niyong negative yan at bibigyan kita ng 1,000,000. Sabi ni Arkin kaya't inis ko siyang sinipa. Dok, what's the result? Kinakabahang tanong ko. 99.8%, sagot nito. It means positive. Anak niyo pong sinasabi niyo. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko habang nagpipigil ng tawa. Damn, I never expected that I will be happy because of that news. Katapusan na ng gwapong katulad ko, sabi ni Arkin bago mabilis na tumakbo. Doc, thank you. Thank you for the good news. Nakangiting sabi ko bago habulin si Arkin. Pasakay na ito sa kotse niya kaya mabilis ko siyang dinamba.
at sinakal gamit ang braso ko. Napaubo naman to at napahawak sa braso ko. Sira ulo ka. Kaibigan kita pero inilihim mo sa akin ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay sa buhay ko. Gigil na sabi ko. Isa kang traitor, Arkin. Time out! Time out! Sabi nito habang pilit tinatanggal ang pagkakasakal ko sa kanya. Time out kasi muna! Kahit sobrang inis ko sa kanya, binitawan ko pa rin siya. Masamang masama ang tingin ko sa kanya. Yung tipong mararamdaman niya talaga kung gaano akong kagalit sa kanya. Hindi ko sinabi kasi ayaw ni Athena. Nakasimangot na sabi nito. Nire-respect ko lang naman ang privacy ni Athena. Alam mo namang best friend din kami, di ba? Yeah, but you still betrayed me. Inis kong singhal sa kanya. Anak ko yun, at may karapatan ako dun. Alam mo rin na mahal ko si Athena, but you choose to keep it. O eh kung sinabi ko sa'yo, ano ba sa tingin mo ang mangyayari ha? Tanong nito. Sa tingin mo ba magiging ligtas si Athena at Ariana sa poder mo? Hindi, George. Ililigpit sila ng tatay mo at ng ex mong manluloko na habol ng habol pa rin sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ko sila kayang protektahan? Inis kong tanong. Napapalatak na lang ako bago sumakay ng kotse niya. At paanda rin yun paalis. Wala akong pakialam kung kotse na to. Bahala siyang maglakad o di kaya mamasahe. Naghiwalay kami ni Shane dahil nahuli ko itong may lalaki. That time, I realized too that I'm in love with Athena. Sinubukan ko pang alamin kay Auntie Maya kung nasan ba si Athena. Pero wala din tong alam. Nagsubok ako sa iba pero wala talaga. Yun pala, protektado siya ng siraulong Arky na yun. Handa akong talikuran ng lahat para kay Athena at sa anak namin. Hihilingin ko pa sa tatay ko na itakwil na niya ako para lang sa mag-ina ko. Mas pipiliin ko pa si Athena kesa sa kung anong meron ako. Nang makarating sa bahay nila Athena ay mabilis akong bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay nila. Gulat na gulat pa si Athena nang makita ko. May hawak tong sandok kaya alam kong nagluluto siya. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. Hindi ako sumagot at basta na lamang siyang hinilat ni yakap. Halata namang natigilan nito dahil sa aking ginawa. I miss you. I miss you so much. Malambing kong sabi at lalo pang hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Hoy! Bakit niyayakap mo si nanay ko? Napahiwalay ako kay Athena nang may maliit na brasong tumulak sa akin. Sino ka ba ha? Ay, ikaw po pala. Ngumiti sa akin ang anak ko. O sige lang po, kahit iuwi niyo na si nanay, ayos lang. Nabigyan mo kasi ako ng 1,000 kaya bati na tayo. Hoy, tumigil ka nga. Sitan ni Athena sa batang babae. Doon ka sa kwarto at buuin mo ang pangalan mo. Nakangusong umirap si Ariana bago pumasok sa isang silid. Bakit ka nandito? Tanong ni Athena nang magkaharap na kami. I already know everything, Athena. Seryosong sabi ko. Your daughter is my daughter. Anak natin si Ariana, hindi ba? Umiwas to ng tingin. Kaya alam ko na agad ang totoo. Huwag mo nang tangkaing magsinungaling. Dagdag ko pa. Nagpa-DNA test na ako. At nagisa ko na rin si Arkin. Wala ka nang maitatanggi pa sa akin. O ano naman kung anak mo si Ariana? Alam mo, ayos lang naman sa akin kahit hindi mo panindigan si Ariana eh. Mahinahong sabi niya. Ayaw. Mabilis kong sabit umiling pa. Gusto kong panindigan kayo ni Ariana. Gusto kong maging isang buong pamilya tayong tatlo. Para saan? Tanong nito. Para hindi madungisan ang pangalan mo bilang politiko. Dahil mahal kita. Pagputol ko sa kanyang sasabihin. Mahal ko kayo ni Ariana at gusto kong mabuong pamilya natin. Athena, hinanap kita nung umalis ka pero hindi kita makita dahil umeepal si Arkin. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Athena, ngayong nalaman kong may anak tayo, mas lalo nang hindi kita pakakawalan. Mahal kita, Athena. Mahal na mahal. Uwe? Talaga ba? Tulalang tanong niya. O sige nga, ikis mo nga ako kung totoong mahal mo ko. Hindi ako nagdalawang isip na halikan siya sa labi. Napakurap-kurap naman to kaya't natawa na lamang ako sa kanyang reaksyon. Damn, you're so beautiful, my baby. Malambing kong sabi at niyakap siya.
I love you, Athena. Sa akin na lang kayo ni Ariana. Huwag kay Arkin dahil mabaho ang hininga niya. Nanay? Siya si tatay? Napalingon kaming dalawa kay Ariana. Mukhang nakikinig lamang to sa aming dalawa. Oo. Sagot ni Athena. Wala na rin naman akong choice dahil narinig mo naman ang lahat eh. Nice one, nanay! Ang pogi ni tatay! Nakangiting tumakbo ito palapit sa akin at yumakap sa binti ko. Kaya pala sabi ni Lolo Mayor, magkamukha tayong dalawa. Nanginginig na binuhat ko siya. Hindi ko alam kung papaano kong i-express kung gaano akong kasaya. Basta, sobrang masayang masaya ako ngayon. Hindi ko ma-imagine na buhat ko ng anak ko. Hi! Nahihiyang bati ko kay Ariana. Hi! Nahihiyang bati rin ito. Nyeta ka, George! Napalingon kami sa bagong dating na si Arkin. Masama ang tingin nito sa akin habang naghahabol siya ng hininga. Hindi ko naman ito pinansin at nagtungo na lang sa kusina ng bahay nila Athena. Gusto kong masolo ang anak ko at gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Athena's point of view. Mukhang nagkakasundo na naman ang mag-ama. Ayaw na nga akong pansinin ni Ariane. Taksil na bata. Isang sabi mo lang, itatago ko kayong mag-ina. Sabi ni Arkin na masama pa rin ang loob kay George. Papano? Kinawawa daw siya. Ang layo raw ng nilakad niya kanina bago siya makasakay. Tinakas kasi ni George ang kotse niya. Wag na, kinis na ako eh. Malanding tugon ko at nag-flip hair pa. Umirap naman to sa akin at nilapang na lang ang pizza na pinadeliver ni George. I gotta go. Pagpapaalam ni George. Maya-asikasuhin ako pero babalik ako bukas. Ayaw! Sabi ni Ariana. Tatay, sama kami ni nanay sa'yo. Ayaw kong umalis ka. You wanna come? Tanong ni George sa akin. Uuwi ako sa bahay para sabihin sa ama kong tungkol sa atin. Bigla naman akong kinabahan. Siguradong magagalit ang ama niyang masama ang budhi. Promise, walang mangyayari sa inyo. Nakangiting sabi ni George. Kapag ayaw niya sa inyo, kayo ang pipiliin ko. Lalayas ako sa bahay para sa inyong dalawa. Sige, gusto ko na rin kasing makita ang pangit kong auntie eh. Tugon ko. Umalis kami ng bahay at sumakay sa kotse ni Arkin. Si George ang driver at nasa passenger seat ako. Kandong si Ariana. Si Arkin ay nasa backseat at halatang masama pa rin ang loob. Palubog ng araw kaya siguradong gabing-gabi na kami makakarating kila George. Pero kung hindi traffic, baka mapaaga pa kami. Hindi alam ni auntie na buntis ako kaya siguradong gulat na gulat yun mamaya kung sakaling magkita kami. Papano nga pala si Shane? Biglang tanong ko. Kahit sinabi ni Arkin na wala na sila ni Shane at George, nag-aalala pa rin ako. Papaano? Naghahabol si Shane sa kanya at boto pa ang tatay ni George kay Shane. I don't care about her. Tugon ni George. Kayo lang ni Ariana ang mahalaga sa akin ngayon. Eh ako, hindi ba? Sabat ni Arkin. Yan, ganyan ka talaga. Sana madapa ka mamaya kapag bumaba ka ng kotse. Gabi na, nasa daan pa rin kami kaya nag-drive-thru na lang kami para may makain kaming hapunan. Tuwang-tuwa naman si Ariana at sinusubuan pa ang ama niyang nagmamaneho. Ang pogi talaga ni tatay, tapos mabait pa. Nakangiting sabi ni Ariana. Si Papa Arkin, mabait lang eh. Hindi na kita paboritong suplada ka ah. Masungit na sabi ni Arkin sa anak ko. Natawa na lamang ako't napailing. Mukhang masama pa rin talaga ang loob ni Arkin dahil sa ginawa ni George sa kanya. Isang oras pang lumipas ay nakarating na kami sa bahay nila George. Tulog na si Ariana na buhat ni George. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Baka mamaya may bigla na lamang sumalubong sa amin. Babe! Nakita ko agad ang pamilyar na figura ng isang babaeng impokrita. You didn't answer my calls. Ilang beses na ako tumatawag sa'yo ah. Natigilan to nang makita ako. You? What are you doing here? And why are you with my fiancé? Mama mo, fiancé. Tugon ko lang bago siya irapan.
Dahil sa lakas ng bunga nga ni Shane, nagising si Ariana. Buti na lang hindi nag-tantrums dahil mahirap pakalmahin si Suplada. Ay, pangit! Nakangiwing sabi ni Ariana habang nakatingin kay Shane. And who are you? Inis na tanong ni Shane kay Ariana. George, sinong batang yan? Bakit kamukha mo siya? Are you cheating on me, huh? George, ako ang taong mapapangasawa mo. Kaya hindi mo po pwedeng gawin sa akin to. Tatay, siya po ang mapapangasawa mo? Wala ka namang taste naman? Nakasimangot na sabi ni Ariana kaya't natawa na lang ako. Tatay! So you're really cheating on me, huh? Galit na sabi ni Shane. George, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Alalahanin mong kayong may kailangan sa akin. Ang ingay mo naman, punyeta ka! Inis na sabi ni Arkin bago tapalan ang bibig ni Shane ng maraming tissue. Nilagpasan namin si Shane na uubo-ubo doon sa labas at dumiretso na sa loob ng bahay. Athena! Maldita ka! Napangiti ako nang makita agad si Auntie Maya. Nyeta kang bata ka? Bakit ngayon mo lang naisipang dumalaw, ha? Nakangiting niyakap ko siya. Pero saglit lang din dahil humiwali rin to kagad. Masyado mo namang namis ang kagandahan ko, Auntie. Mayabang kong sabi. Bakit kasama mo si Sir George? Tanong nito. At sino yung batang buhat ni Sir George, ha? Mayabang naman akong umisi. Diba? Palagi mo sinasabing never akong magugustuhan ni George. Ayan, tingnan mo't may anak na kaming dalawa. Hindi lang yon, si George ngayon ang patay na patay sa akin. Ano namang gayumang ginamit mo? Gulat na tanong nito bago ko hampasin sa braso. Makahampas ka naman, Auntie. Kapag ikaw hinampas ko dyan, komatos ka. Inis kong singhal sa kanya. What's this commotion? Napaayos ako nang bumaba mula sa hagdan ng ama ni George na si Sir Jerome. Bit-bit agad nito ang aura niyang hindi kaaya-aya at nakakatakot. Yung aurang halatang bawal kang suwayin siya. George, you're back! Sabi nito sa anak. Bakit hindi mo sinasagot ang mga text sa tawag ni Shane? Hindi mo dapat ginagawa ang bagay na yun sa mapapangasawa mo. And who's that kid? My daughter. Seryosong sagot ni George. Hello, Lolo! Nakangiting bati ni Ariana kay Sir George. Your daughter? Tumaas ang boses ni Sir Jerome. Anong kalokohan to? George! Anong anak ang sinasabi mo dyan? Are you cheating with Shane? Nababaliw ka na ba? Si Shane ang nanloko sa akin. Madiing sabi ni George sa ama. You already know that, Dad. Si Shane ang nanloko pero siyang mas pinapanigan mo. And because of what? Because of their money. Isang beses lang naman yun, George. Ano bang inaarte mo? Sabi ng ama ni George. Tumaas naman ang isang kilay ko dahil sa narinig. Napakuyom din ako ng kamao. Magsasalita sana ako pero pinigilan ako ni Arkin. I can't believe you, Dad. Hindi makapaniwalang sabi ni George. Anak mo ang niloko pero mas pinapanigan mo si Shane? Well, bakit nga ba ako magugulat? Gawain mo rin palang manloko. That's why Mom died, right? Pinatay siya ng kabit mo pero hinayaan mong maging malaya ang kabit mo. Umamba ng suntok ang ama ni George pero hindi natuloy. Sige, subukan mong suntukin si tatay ko. Kahit lolo kita, susuntukin din kita. Matapang na sabi ni Ariana. Natawa naman kaming dalawa ni Arkin. Kahit kailan talaga walang kinatatakutan. O commercial muna. Sabi ni Arkin bago kuhanin si Suplada kay George. Dito kang bata ka, kaming kinakabahan sa'yo eh. Sabi pa ni Arkin sa batang babae. Iniaaway niya kasi si tatay eh. Nakangusong sabi ni Ariana. Dad, itakwil mo na lang ako. Nabaling ang atensyon namin kay George na magsalita ito. If you can't accept my Athena and my Ariana, just disown me. Ako na ang magmamakaawa sa yung itakwil mo na lang ako. At anong pinagmamalaki mo, ha? Sa tingin mo mabubuhay ka nang wala ako? Nakangising sabi ni Jerome sa anak. Wag mo akong niyayabangan, George. Wala ka pang napapatunayan sa akin. Wala.
kahit na isa. Marami na akong napatunayan sa'yo, Dad. Hindi mo lang matanggap yun dahil gusto mo palaging ikaw ang tama. Sabi ni George sa ama. Itakwil mo na lang ako para tapos ang usapan. Tutal, hindi mo rin naman ako tinuturing na anak. George, talagang ipagpapalit mo si Tito para lang sa babaeng walang hiya na yan? Mukhang nakamove on na si Shane mula sa tissue na nasa bibig niya. Kaya itong may eksena na siya. Si Tito ang totoo mong pamilya. Iisang dugong nananalaytay sa inyo. Si Mom lang ang nagturing sa akin na pamilya. Kaya't siya lang ang tinuturing kong pamilya. Tugon ni George bago mapahinga ng malalim. You know, Dad? Lahat ginawa ko para maging proud ka sa akin. Kaso palagi kang disappointed sa akin. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Gusto ko nang sumaya, Dad. Gusto ko nang bumuo ng sarili kong pamilya. Yung tipong hindi ako magiging isang ama na kagaya mo. Then go! Leave! Galit na asik ng ama ni George. Umalis ka! Leave like what your mom did to me! Umalis ka! Thanks, Dad. Nakangiting sabi ni George bago humarap sa amin. Let's go! Ganun-ganun na lang yun! Inis na sabi ni Shane. Hindi pa rin ba siya tapos? Lintik na yan, oh. No! Hindi ako papayag. Akin lang si George. Lahat kami nagulantang nang makitang may hawak tong barel. Nanginginig niya tong tinutok sa amin. Kahit kailan! Epal kang babae ka! Galit na sabi nito. Epal ka! Epal ka! Kasabay ng pagkalabit nito ng gatilyo ay ang pagtapik ni Arkin sa kamay nito at pag-agaw ng baril. Nataranda kaming lahat dahil sa tunog ng baril na masakit sa tenga. Baliw ka ba? Galit na singhal ni Arkin sa babae. Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Hindi ka marunong makontento tapos ngayon maghahabol-habol ka? Tatay! Nanay! Bakit mainit ang dibdib ko? Lahat kami napalingon sa batang buhat ko. Agad akong nanginig at natakot nang makitang ang pink nitong damit ay naging kulay pula na dahil sa dugo. Hindi! Hindi! Umiiling kong sabi bago sapuhin ang dibdib nitong may sugat. Kay Ariana tumama ang bala. Si Ariana ang tinamaan. Hindi, Ariana! No! No! Kinuha sa akin ni George si Ariana. Ariana, don't sleep, okay? Dadaling ka namin sa ospital. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil napagtunto ko na lang nasakay na kami ng isang van. Nakahiga sa bisig namin si Ariana na naghahabol ng hininga at papikit-pikit na. Mama, aantok po ako. Sabi nito. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog, anak. Umiiyak kong sabi. Please, anak. Huwag ka namang matulog, oh. Hindi kaya ni nanay kapag nakatulog ka. Baby, huwag kang bibitaw, ha. Babawi pa ako sa'yo. Umiiyak na rin sabi ni George. Sobrang mahal na mahal kita, anak. Ngumiti si Ariana at pumikit. Nataranta naman ako at mas lalong naiyak kaya't pinakalma ako ni Arkin. Nang makarating sa ospital, ay agad dinala si Ariana sa operating room. Nasa labas lang kami nila George at naghihintay. Hindi ko alintana ang lansa ng dugong nakakapit sa damit at katawan ko. Lord, huwag naman po si Ariana. Umiiyak kong dasal. Kahit maldita yun, sobrang mahal na mahal ko yun. Lord, wag po si Ariana. Wag po ang anak namin. Matapang yan si Ariana. Sabi ni Arkin. Makakaligtas yan. Tatagan yung loob yung dalawa. Napatingin ako kay George. Nakaupo lamang to sa isang gilid habang nakayuko. Umaalog-alog ang balikat nito kaya't alam kong umiiyak siya. Gusto kong lapitan pero hindi ko magawa. Masyado akong nangihina at hindi ko magawang makapaglakad. Magiging okay din ang anak nyo, sabi ni Auntie bago ko yakapin. Hindi ko napansin kasama pala namin siya. Pati ang daddy ni George ay kasama namin. Pre, malakas si suplada kaya't huwag ka nang matakot, sabi ni Arkin kay George. How?
Nag-angat to ng tingin at punong-puno ng luha ang kanyang mukha. My baby. Hindi pa nga ako nakakabawi sa anak ko. Hindi ko pa siya nakakasama ng matagal. Hindi ko pa nasasabi sa kanya kung gaano ako kasaya dahil sa anak ko siya. I badly want to enjoy my life with her. Lumakas ang iyak nito. Kasalanan ko eh. Dapat hindi ko nalang sila sinama. Kasalanan kong lahat ng to. Sana ako nalang yung tinamaan. Sana ako nalang. Para yatang madudurog ang puso ko habang nakatingin kay George. Damang-dama ko ang sakit ng kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung ilang oras kami naghihintay doon. Nang bumukas ang OR, ay lumapit kaming lahat sa doktor. Nakaalalay sa akin si George dahil talagang wala akong lakas. We tried our best, but the patient didn't make it. Mahinang sabi ng doktor na lalaki. Napuno ng hagulgol dahil sa sinabi nito. Pakiramdam ko, para akong sigarilyo na unti-unti nang nauubos. Bakit naman yung anak ko? Bakit si Ariana pa? Ang bata pa ni Ariana namin eh. Who's the family of Ariana Georgina Peralta? Napatigil kaming lahat at napatingin sa babaeng doktor na iniluwal ulit ng operating room. Nanay niyo ako. Lumuluhang sabi ko. The patient survived. Nakangiting sabi nito. Nag-flatline siya pero bumalik ang heartbeat niya. Ligtas po ang bata. Napayakap naman ako kay George dahil sa sobrang tuwa. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil bigla na lamang akong nilamo ng dilim. George's point of view. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko nung araw na yon. Kung hindi na buhay si Ariana, baka nagpakamatay na lang ako. Pero papatayin ko muna si Shane. Nakulong si Shane dahil sa ginawa niya. Si Dad pa mismo ang nagpakulong sa kanya dahil sa ginawa nito. Sisiguraduhin ko talagang hindi siya makakalaya dahil sa ginawa niya. Lolo, bakit panot ka? Hindi ko maiwasang matawa dahil sa itinanong ni Ariana kay Dad. Magkasundong magkasundo ang dalawa. Bigla ko tuloy nakita ang daddy ko noon. Daddy ko na maalalahanin at mabait. Eh kasi matanda na ako. Sagot ni Dad kay Ariana. Kapag tumatanda ang lalaki, nawawalan sila ng buhok. Ibig sabihin, panot din si tatay? Napangiwi si Ariana bago tumingin sa akin. Pero okay na rin siguro. Pogi naman si tatay at pogi ka rin. Natawa lang si Dad bago ikandong si Ariana at yakapin. Ilang linggo na rin nagkamalay si Ariana pero hindi pa rin siya nakakalabas ng ospital dahil ine-examine pa siya. May metal pa kasing naiwan sa dibdib niya. Delikado kaya't nakailang operasyon siya. Sa awa naman ng Diyos, maayos na si Ariana at pwede nang lumabas next week. Mukhang iba na naman ang paborito ni Ariana, sabi ni Athena na naghihiwa ng mga mansanas. Ilang araw ding nawala ng malay si Athena dahil sa nangyari sa anak namin. Sabi ng doktor, sa pagod raw at dahil na rin sa shock. Stress din daw kaya't kailangan niyang magpahinga. Hey, dapat nagpapahinga ka. Sabi ko bago maingat na inagaw ang ginagawa niya. Ayokong ilang araw kang mawalang malay ulit. Mababaliw na ako. Umisi ito. Sus, noon ako itong parang tutang naghahabol at patay na patay sa'yo eh. Ngayon ikaw naman, ganda ko talaga. Ngumiti ako bago siya halikan sa bisngi. But I'm still curious. Paano ba kita nabuntis? Ayaw mo kasing sabihin eh. Nakakahiya kasi. Nakangusong saad nito. Mamaya na lang kapag tayong dalawa na lang. Sus, lalandian pa. Saad ni Ariana kaya't napatingin kami sa kanya. Upod na yung mansanas bago makarating po sa akin. Natawa naman ako bago iabot sa kanya ang mansanas. I love you baby ko. Malambing kong sabi sa kanya. Dumukwang naman to palapit sa akin para halikan ako. Umalalay naman agad si daddy sa kanya dahil baka mahulog to. O di kaya'y maano ang sugat nito. Dad, ikaw na munang bahala kay Ariana. Sabi ko bago hilahin patayo si Athena. Mag-uusap lang ho kami nitong asawa ko. Hinila ko si Athena palabas at lumipat sa kabilang kwarto. Ito ang kwarto ni Athena.
hindi ko pa rin siya dinidischarge dahil hindi pa naman dinidischarge si Athena. At saka, para may tulugan din kaming lahat. Now, we can talk properly. Malambing kong sabi bago ilak ang pinto. Eh bakit nilak mo pang pinto? Tanong nito. Humingsi lamang ako bago siya ihiga sa kama. Pumaibabaw ako sa kanya at hinalik-halikan siya sa labi. Pababa sa leeg. Papaano nabuo si Ariana? Tanong ko habang hinahalik-halikan pa rin ang kanyang leeg. Napaungol naman to bago sumagot. Ninakaw ko yung sperm mong natira dun sa kondom mo sa ilalim ng kama. Napatigil ako't gulat na napatingin sa kanya. Namumula ang buong mukha nito habang nakausli ang nguso niya. Sinaniban yata ako ng kung sino eh. Basta't itinuro ko na lang yung sperm mo sa loob ng pechay ko. Sabi nito, virgin akong nabuntis at hanggang ngayon, virgin pa rin ako. Hindi sa pechay ko lumabas si Ariana dahil CS ako. Masyado raw makipot si pechay kaya't hindi kinaya. Hinihintay kong sabihin niyang biro lang pero hindi ito nagsalita nun. Malakas naman akong napatawa kaya't hinampas ako nito. Baby, I can't believe you did that. Hindi makapaniwalang sabi ko. Dapat inakit mo na lang ako. May jowa ka kaya? Sabi nito bago umirap. Sa susunod, akitin mo na lang ako, okay? Nakangising sabi ko at hinalik-halikan ang kanyang leeg. Athena, umuo ka lang ngayon. Aangkinin na talaga kita. Ay, ang tagal naman! Sabi nito. Napangisi naman ako bago napakagat sa aking ibabang labi. Mabilis kong hinubad ang suot kong damit. Ganon din ang suot niya. Patawad agad sa mga multong makakakita sa amin. Inangkin ko si Athena sa ospital. Dahan-dahan lang sa una dahil wala pa naman siyang karanasan. Pero hindi nagtagal. Para na akong hayop na hayok na hayok. I love you. Bulong ko habang gumagalaw sa kanyang ibabaw. Mahal kita, Athena. Kapag na-discharge si Ariana, pakakasalan na agad kita. Mahal din kita. Tugon nito habang sinasabayan ang galaw ko. Nang magsawa kaming dalawa ay parehas kaming napagod. Kinuha kong singsing na nasa bulsa ng pantalon ko at isinuot sa kanyang daliri. Wow ha? Jug-jug muna bago propose. Natatawang sabi nito. Natawa na lang ako bago sumiksik sa kanya. Ilang sandali lamang ay nakatulog si Athena. Maingat akong tumayo at binihisan to. Pinunasan ko na rin ang naging kalat namin at nag-spray ng pabango bago lumabas ng kwarto niya. Bumungad sa akin si Arkin na masama ang mukha. Bawat dumadaan dito, kailangan ko pang magpaliwanag bago sila umalis. Nakasimangot na sabi nito. Ang ingay niyong dalawa. Tinapik ko lang siya bago magtungo sa kwarto ng anak ko. Nadatnan kong tulog nito at si Dad naman ay nagbabasa ng dyaryo. Naririnig kayo ni Ariana? Sabi nito. Akala niya nag-aaway kayo. Buti na lang nakatulog na agad dahil sa gamot. Sorry for that. Natatawang sabi ko bago maupo sa tabi niya. Dad, I just wanna say sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Seryosong sabi ko. No, don't say sorry. I deserved all of that because I'm a jerk. Seryosong sabi nito. George, I know it's too late but I'm sorry for what I've done to you and to your mom. Sorry for not being a good father. Babawi ako sa iyo anak. Alam kong huli na pero babawi ako. Magiging ama ako sa iyo. Nakangiting niyakap ko siya. Dad, kahit kay Ariana na lang. I love you, Dad. I love you too, my son. Athena's point of view. Feeling ko, sobrang ganda ko ngayon. Ikaw ba naman ang habul-habulin ng taong ginugusto mo lang noon eh? Nanay, kinikilig na naman kay tatay. Sabi ni Ariana, nag-aaway naman kayo tuwing gabi. Nagkatinginan kami ni George at parehas na lang napangisi. Kung alam mo lang anak, kung anong klaseng away ang ginagawa namin ng tatay mo. Masasabi ko talagang fully recovered na itong si Suplada. Eto pa palang chika. Medyo natagalan pa ang labas ni Ariana sa ospital. Inabot pa ng 3 months dahil biglang may complication.
ang planong kasal namin ni George paglabas ng ospital ni Ariana ay hindi pa natuloy. Papano? Nagkaroon bigla ng kapatid si Ariana. Ang gusto namin ni George, ikasal kami kapag nanganak na ako para maging saksi rin ang baby bunso namin sa kasal namin. Grabe talagang tinik ng sperm nitong si Peralta. Ay, I have a very beautiful family, sabi ni George. Beautiful talaga ako, no? Mayabang na sabi ko at nag-beautiful eyes pa. Ang arte. Super mahal ko kayo at si soon to be baby bunso, sabi ni George bago haplusin ang tiyan ko. I can't wait to walk down the aisle with you, my love. Excited na rin ako, tugon ko. Thank you, George. Sobrang mahal kita. Sobrang mahal ko kayo ni Suplada. Ngumiti lang ito bago ako halikan. Ganon din si Suplada na kanlong niya. Hindi magandang naging simula namin ni George. Pero masaya ako dahil maganda ang magiging tapos ng kwento naming dalawa. Ako si Athena. Dating nagmamahal sa lalaking akala ko, wala akong pag-asa. Pero ngayon ay hinabol-habol na niya. May anak na Suplada, pero takot sa kanyang ina. And I, thank you. Wakas!